ito ang Malinta Tunnel sa Corridor Island. Binuo ito noong 1922 hanggang 1932 ng US Army Corps para maging bomb-proof storage ng ammunition at supplies. Sa panahon ng World War II naman ay naging kuta ito ni General Douglas MacArthur at naging lokasyon sa pagdepensa laban sa mga Hapon. At nung kasagsagan ng Battle of Corridor ay napalibutan ng Amerikano ang mahigit kumulang 3,000 sundalong Hapon sa loob ng tunnel na nagresulta sa pagbobomba nila sa sarili nila para maiwasang pumanaw sa kamay ng Amerikano. Dito rin tumira ng panandalian ang ating dating presidente na si Manuel L. Quezon. At matapos ang gera ay ginawa itong pansamantalang ospital at ginawang kulungan din ng mga nasakop na Hapon. At dahil maraming trahedyang nangyari dito sa tunnel na to, ay marami rin kwento-kwento na may mga nagpaparamdam, nagpapakita at naririnig tuwing may nadadaan dito sa tunnel na to. Kaya ngayong gabi, lilibutin natin to at gagawa ng paranormal investigation para alamin kung ano nga pa talaga ang mga kababalaghan at misteryong bumabalot sa Malinta Tunnel. Mabigat yung pangaramdam dito mula doon. Bigat sa ulo. Oh! Ay, may rempod. Tumutunog. You can trigger any of the device. May we have a name? Ano daw, John? Burn? Pumapalo, pumapalo! Hello, we are dead. Who am I talking to? John, do you want us to go inside the ward? Stop! Stop! Amoy sunog ah. Parang amoy sunog na gawin. Bakit mangangamoy sunog dito? Ngayon pa lang ay inuunahan ko na kayo na kakaiba at hindi pangkaraniwan ang mga mangyayaring kababalaghan sa gabing ito. So ayun guys, another episode na naman at ngayon, isa sa pinaka haunted at kilalang spots dito sa Corregidor. Pasukin na natin. Ano kaya ang mga malalaman natin sa loob? Anong mga story ang meron dito sa kalaliman ng gabi? This is exciting. Pagkapasok namin ay naglagay muna kami ng safety helmet dahil mamaya ay mas magiging extreme ang paglalakbay namin. One trivia about dito sa Malinta Tunnel is ginawa siya during the American period pero mga Pilipino ang gumawa nito. Kinuha nila yung mga prisoners from the Bilibid prison para maghukay at gawin yung tunnel na to. Nagsimula na kaming maglibot at ang una ko napansin ay marami pa palang lagusan or lateral tunnels sa loob nito. This tunnel is 800 plus feet long na pa-horizontal pero yung mga lateral niya is meron pa siyang mas mahabang tunnel. At habang naglilibot ay napansin namin yung mga iba't ibang bakas ng mga pagsabog noong World War II. Kita nyo guys yung mga rocks niya dito. Ito buo pa kasi ito sira-sira na. Siguro ano siya, reasons ng mga bombing na nangyari dito sa loob ng tunnel. Kasi nga di ba may mga Japanese soldiers na nagkuha ng sarili nilang life. Dito nila binomba yung sarili nila. At dito, nagkakaroon na activity ang equipment ni Kuya Rick. Kahit saan ako lumugar dito sa area na to, positive po na meron talagang mga nagkaroon ng entity dito sa loob. At hanggang ngayon nandito pa rin? Yes, yung mga bakas nila nandito pa rin. So yan, exploring pa lang naman tayo guys. Sa pagsuri namin ng iba pang lateral tunnels, ay nakita namin ang iba't ibang bakas ng pagsabog nito. This is a gasoline tank guys. Nag-shrivel siya sa sobrang lakas ng pagsabog. Oh my gosh. Ito wala ka nang makita oh. Dito may electric fan pa. Feeling ko nilagay lang itong electric fan na ito. Wow, amazing. All in all, merong 24 lateral tunnels sa loob ng Malinta at may posibilidad na sa bawat lagusan na to ay may trahedyang naganap. Daming lateral tunnels guys. Bawat tunnel dito, may possibility na may mga number of Japanese soldiers na nag-commit ng suicide. Sa patuloy na paglalakbay namin, ay may napansin kaming mga statwa. I think this is General Douglas MacArthur, if hindi ako nagkakamali. This is the guy na nag-take back ng ating kalayaan mula sa Japanese. Napagtanto namin na ang mga statuang ito pala ay nagsisignify ng mga pangyayaring naganap noong World War II. So check natin to. So I think these are Japanese soldiers to represent the Japanese headquarters na nandito noong time ng gera. May mga Filipino din dito guys. These are Filipino soldiers. Kaya sila naglalagay raw ng mga ganyan is it represents a story. Nag-umpisa lang tayo sa dulo which is nanalo na yung Japanese noong time na yun. But these are Filipinos days before sumuko sila sa mga Hapon. So yun, check natin yung iba pang story. Hindi ko na lang bubuoyin guys kasi masyadong magiging mahaba yung video. I'll just give you a quick glance. Kasi this exploration vlog pero ipoprovide namin kayo ng history ng nangyari kasi it's very very interesting. Pero habang namamangha ako sa lugar ay di ko namalayan na may nararamdaman at napapansin na pala ang mga kasama ko. Choy, kamusta? May nakita lang. Dito? Oo. Nakita kang isa? Saan banda? Yung doon.
Tinuro mo saan niya, Kuya? Kuya Rick? Kapatay ko ng ilaw. Doon sa marami nagsubis na hapon, kanina. Hindi naman tayo nakapasok kanina. Pero ako, pumoward ako ng konti. And then, sa bungad pa lang nga, na-feel ko na agad yung mga negative energy. And then, tinawag ko nga si Lods para silipin, para pakita sa kanya na meron ka ako doon sa loob. Ano nakita niya? Kita ko para lang kasi silhouette ng tao. Sundalo? Oo. So, sinabi mo ko, di ba? Oo, noon. Sheesh. At dito na magsisimula ang kilabot namin nang may mapuntahan kaming secret passage sa loob ng isang lateral tunnel. Itong off-limits na headquarters na to, guys, there's something special about this lateral tunnel kasi meron siyang pasukan sa isang ospital sa loob. At nung papunta na kami sa abandoned hospital, ay nag-iiba na ang pakiramdam sa paligid. Okay, guys, I can feel something different here. Ang lamig dito. Kuya Rick, may inaano ka ba dito? Opo, pagpasok pa lang dito is nakaramdam na agad ako ng kilabot. Same. So, na-feel ko na agad yung ganung vibes. Still now, ayan. Ayan po, oh. Dito pa lang sa mismong gate. Ayan na agad. Tsaka ano, feel mo agad yung ano. Oo, ako rin. Yung ibang kilabot. Yung parang, yung parang pagpasok ko, parang feeling ako na huwag ka pumasok. Oh. Parang ganun. Kasi dito pa lang po, ayan. Meron na agad, papasok ako. Meron na naman. Kaya asahan natin tong buo na to, maramit ditong entity. Habang lumalalim ang paglalakbay namin sa ospital, ay mas kakaiba na ang pakiramdam namin. Grabe, Joy. Ayan, oh. Mapipil nyo na may something creepy sa pakiramdam dito sa loob. Wow. CEO pala, yung ating supporter kasi sama siya sa buong Corridor trip. Eh. Medyo mabigat yung pakiramdam dito. Tito, pagpasok natin, no? Mula doon. Habang tumatagal tayo dito, guys, mas bumibigat na bumibigat. Inikot namin ang iba pang parte ng ospital at dito, may unti-unti nang nagpaparinig sa amin. Medyo nakakaramdam. Ayun, parang narinig ako doon. May naninag ka? May parang ako narinig na may naglakad doon, doon sa part na yan. Diba? Narinig mo? Guys, parang, I don't know if you heard, or baka echo lang, pero I heard isang malinaw na footstep. Dahil sunod-sunod na ang naririnig namin, ay may naisipan kaming gawin. So guys, a few seconds ago, may narinig kaming footsteps. So ngayon, gagawin namin, we're gonna close all the lights at maghihintay tayo kung may marinig tayo. Okay, lights off tayo, guys. Siguro mga 1 minute. Ganito gawin natin, tumahimik tayo lahat. Tapos, mas maganda kung nakapikit kayo, pakiramdaman nyo yung paligid. Matapos ang mahigit 30 seconds na katahimikan, ay... Okay guys, may nangyari na sira yung ano. Nagla na lang. Nagla na lang na nagla. Nagla ko, steady lang ako. Pag-iit lang ako eh. Pag nung nagtusak itong tinunog ang magalaw. Nakadikit ba? Hindi, kinabit ko ito hanggang dito eh. Paano mo nalaglag biglaan? Hindi ba yung tali, Joy? Hindi ba bumibitaw yung tali? Eh, masagot ako. Ayoko, hindi bumitaw. Hindi bumitaw yung tali. Hindi Hindi, tsaka fit yan dyan, Joy. Kasi pang helmet talaga yan. Okay, sana kung gumalaw na. I'm not sure kung may gumalaw or natabig, pero biglang nalaglag yung ano ni Jim. Akala namin na gas daw lang si Jim, pero nung nakita talaga namin, hindi siya gumalaw. Let's continue. Continue na tayo. Okay, ito lang. Wala ikaw, pa rin na-feel, anyone? May narinig ka? Footsteps. Footsteps na naman? Ilan? Lang malaglag siya. Ah, so before nalag... Ayan, narinig nyo? Meron? May footsteps na naman. Yes. Ayan nga, same. Na-feel ko na siya. Narinig ko rin. Hindi na tayo magtataka na meron tayo maririnig kasi dito pa lang, walang mintis, dito pa lang sa bungad, is meron na agad tayong nasesense na nagpapatunay talaga na dito sa lobbies. Nandito pa rin yung mga energy na naiwan dito at lalong maraming na sundalo dito sa lugar na to. Dito ay sinubukan ko na rin buksan ang aking EMF. Yan. Lahat ang may mga imprints dito talaga ng mga gumamit dito nung unang panahon pa. Yan. Nade-detect siya. Nagpa-positive, nag-ex. Lahat. Oh, please. Nakaka-bilibre, no? Yung device niya at yung device ko is nagtutugma. Kung saan may na-detect yung device niya, umiilaw rin yung device ko. Matapos ay naabutan na namin ang lugar kung saan namalagi ang dati nating presidenteng si Manuel Quezon. At dito, kinilabutan ako sa naranasan ko. This was the place kung saan nagstay ang ating presidente na si Manuel L. Quezon. Ang may sunog ah.
Tama niyo yun? May sunog? Bakit makakamay sunog dito? Parang amoy sunog ba? Diba? Amoy sunog? Hindi, Choy! Halika dito! Paano mga amoy sunog dito? Ngayon, stuck na. Nawala. Wala na ngayon. Alam ko yung sinasabi mo yung parang abo-abo. Kanina, amoy sunog. Guys, nagkaroon ng 10 seconds na nang amoy sunog. Promise, swear. Hindi ako makaget over. Wait lang. Sobrang weird. Nung sinabi mo na amoy, ano, amoy sunog, nilapitan ko agad. Naamoy ko rin yun. Tapos, di ba, nag-stay pa ako doon sa loob. Nung sinabi mong pawala na nga rin yung... Nung una sabi ko, amoy sunog. Tapos, na-realize ko, putik, bombing. Amoy sunog. Anamoy mo rin, no? Oo, yung nasa harap ka rin, eh. Parang may dumaan, kaya siguro 10 seconds, may dumaan na amoy sunog. Huli namin nilibot ang headquarters. Medyo challenging siya dahil makitid ang lugar at dito pinakakita ang bakas ng pagsabog. At sa kalagitnaan ng paglilibot namin ay may napansin si Jim na dumaan. Jim, okay ka lang? Jim? Mukhang may naramdaman si Jim. Iniilaw ko si Rick. Oh. May dumaan na gano'n sa kay Rick. So, sa pangalawang tunnel ba yun? Ito, paglabas yung pagbaba. Pagbaba dun sa dulo? Ito. Ito lang. Diyan ako may nalunig na parang footsteps. Sumabog, ano? May nalunig na naman ako dun. At makalipas ang maraming minuto, ay naikot na namin ang buong tunnel. So yun guys, kakalabas lang namin. Parang workout yung ginawa namin at sobrang kitid ng mga tunnel. Ngayong tapos na kami maglibot, ay oras na para simulan ang paranormal investigation. Dito ay sinet up na namin ang mga equipments at nung magsisimula pa lang kami sa investigation, ay sunod-sunod na agad ang pagtitrigger ng mga aparato namin. Oh! Ay, may REM pod. Tumutunog yung REM pod. Oh! Nakaroll kayo? Nakaroll yan, Kim? Kita kami? Kita lahat? Oh! Oh my gosh! Guys, nagsiset up pa lang kami dalawang beses na tumunog yung music box tsaka yung REM pod namin. Okay. Oh my gosh! So guys, paulit-ulit na tumutunog yung music box dito sa gilid. Pero ngayon magsistart na tayo. Hi, I'm Aga. Is there anyone here with us? Any entities? Spirits? Meron kaming music box, REM pod na pina-trigger nyo na. Kung nandito kayo, pwede nyo ba ulit i-trigger yun or kahit itong EMF para ma-acknowledge namin yung presence nyo? Hindi ko kasi dahil matatagalogin ko English eh kasi. Okay, so may dumaan ngayon sa music box. We acknowledge your presence. Kailangan matanong yung tamang questions eh. Rick, can you help me? Okay, we acknowledge your presence. So, I just want to know if you're Filipino. Kaso lumipas ang ilang minuto na wala kaming maayos na communication, kaya naisipan kong lumipat ng pwesto at subukan na ako na lang mag-isa at nagbabaka sakaling mas maging responsive sila. Okay guys, since na wala kaming nakukuhang matinong sagot kanina, we decided na lumipat ng pwesto dito kung saan hindi pa nagagalaw ever since gumuho yung lateral tunnel. And tinry na ni Kuya Rick, yung paranormal investigator, yung rod niya at nagko-cross siya dito. So probably, baka may makuha tayo dito. Let's see. Dito tayo ngayon magsaset ng mga equipments natin. Pamadaling araw na rin guys. Whoever you are, who's triggering the devices earlier, I just want to talk. You can trigger any of the device so that I know that you're here. I acknowledge your presence. Now, I just want to know, are you Filipino? Okay, kabayan. Bakit tumasagot pag ako lang? Isa ka ba sa mga pumanaw dito sa tunnel na to? Sundalo ka ba? May gusto ka bang sabihin sa akin? Kakausapin kita gamit ang spirit box, baka mas makapag-usap tayo. Ano ang pangalan mo? May sagot niya eh. Ano pangalan mo?
the f***? Ngayon lang walang sumasagot, men. Pwede ko ba malaman pangalan mo? Pwede pa kayo ulit yun? Just give me a name. Booker? Kung Booker, Amerikano yun. Tsaka parang military yung boses niya, parang sundalo eh. Lumipas ulit ang maraming minuto na hindi maayos ang nakukuha naming sagot, kaya sa huling pagkakataon ay susubukan ulit naming lumipat ng lokasyon nang biglang. Oh! Tumunog? Mas makakapag-communicate ka ba if we're outside? Oh! So sa labas! Ngayong alam na namin kung saan gusto makipag-usap ng entity, ay pumunta na kami sa final location at dito, magiging malinaw ang lahat. Okay guys, so nandito kami ngayon mismo sa labas lang ng tunnel. Ayan yung pinto sa aming dalawang dulo. And habang nagsiset-up kami ay tumapalo na yung EMF. Wala lang camera kay Kuya Clark. Pumapalo siya ng tatlo. Sinubusan na kami ng battery. Pangatlong battery na namin to kasi sobrang haba na ng investigation namin. Pero ngayon tatry na ulit natin. At tumunog tong REM pod one time. Andito na kami ngayon sa labas. Now, may we have a name? Ano daw, John? John is speaking yung kay Zart. John din yung kay Zart? At nung sinabi ni Rick na John din ang nakuhang pangalan sa investigation ni Zart, ay napaka-imposible na parehas na pangalan ang mabanggit sa magkaibang investigation. Are you a soldier, John? Sorry? Why are you saying sorry? Huh? Tagalog? Tagalog ba yan? Tagalog? Ano sabi kanina? Siyempre Tagalog? Pero parang slang yung pagkasabi niya eh. You can understand Tagalog? Burn? Were you burnt here? Were you a part of the bombing? No. Okay. Do you want us to use the SS method so that we can communicate better? Yes. Is that a yes? Yes. Yes. That's a blink. Yes? Okay. Okay, so we're gonna use the SS method right now. Okay. Okay. That's a yes. Okay, John. So guys, ngayon gagawin namin yung SS method dahil nung pinalabas kami ay mas may communication kami nakuha. Although hindi ko sure kung ano yung napag-usapan namin kasi burnt, pero hindi raw siya nasunog. No, dalawang beses ko tinanong. Tinanong niya, speak Tagalog, ganun. So parang nakikurious siya kung Pilipino ata tayo. Pero based on his accent, English siya. At least we're getting somewhere ngayon. Hopefully mas makipag-communicate tayong malinaw. Ngayon gagawin ni Rick ang SS method. Kakausapin namin si John, yung nakausap namin kanina, or baka pwedeng may iba pa. Game. Who am I talking to right now? Is there someone here? Hi. What's your name? Hi. Hello. Hi, who are you? What's your name? We are... You are what? What are you guys? Okay. Ward. Was this in the hospital? Are you guys the one that we felt back there? Are you a soldier? Soldiers in the ward? Hi. Parang ang dami natin kausap ngayon. Who am I talking to? John. Same. Is this the John that we were talking to earlier? Do you need help, John? War. John, are you part of the war? Do you want to tell us anything else? Do you want me to try the SS method? Yes. Right now. Sakto yung yes niya. Are you waiting for me? Hi. Stop mo na, Jay. Yung may high na malakas yung ang dami mo kausap eh. Hi. Pag ginagano ko yung tono. Pero isang sumakto na sagot niya. So baliktad tayo kasi sabi ko, do you want me to try the SS method? Nagsagot ka ng yes. Oo, feeling ko lumalabo kasi ang dami natin kausap eh. So guys, ako naman yung tatry ng SS method. Hindi ba ako? Hindi. Are you still John? Me. What is inside the ward? What happened there?
Are you behind us? Yes. Do you need some help? Do you want us to go? Wait. Sorry. Parang may nag umaano. Parang sound sa tumatawag. Baka phone ni Kim? Wala nagre-ring. Nagtitrigger yung music box habang nagtatanong. Pangatlo na. Oo? Oh? Okay, sabay. Kim? Okay, John. Do you want us to go inside the ward? Parang sound sa hospital. Ward din yun, di ba? Ha? Ganun ulit. Sound sa hospital. Oo, oh, yung titit. Are you inside the hospital? Ganun ulit. Malinda tunnel? Alam mo yung pag-sounds na may matetegin, ha? Tatlong beses na umulit. What happened inside the hospital? Ganun ulit. Do you want to tell some story? Who? You, Jeff. Me? Yes, I'm talking to you. Do you need some help? Sounds ng hospital. Can you tell us some story? Did you show? Show what? Me? No, we didn't see you earlier. Or you belong to the patients who die inside the hospital? You. Is it a yes? Hospital sounds. What happened to the hospital? We need some information so that we can help you. Do you want us to go to the hospital? Is it a yes? I need another confirmation. Okay. Don't stop the Estes method. But you said you want us to go to the hospital. Narinig ko yun. Hindi. Yung tunog na may tegi na. Oo. Hindi ko nasabi. Yung may nire-revive. Tunun. Oo. Hindi ko nasabi. Tunun. Alam mo yung kiklear na? Kinilibutan ako. Hindi ko nasabi. Sasabi ko pa lang. Tunun. Bakit? May sense ba? Lagi ako nakakarinig na hospital sounds. Tinatanong ko siya kung gusto niya pumunta tayo doon sa hospital. Kasi di ba kanina sabi ko ward? Kasi hospital and ward is connected. Di ba? Tumunog to, tapos sabi ko, kailangan ko ng confirmation kung gusto niya. Tapos tumunog siya ulit. Tapos nung hihinto na kita, sabi niya stop. Tapos doon tumunog yung parang nire-revive na. Dahil naguguluhan kami kung gusto ba kaming papuntahin o pagbawalan sa hospital, ay napagdesisyon na namin gawin ulit ang SS method. Kaso nung inulit namin ito, ay isang malinaw na salita o babala ang aming narinig. Last. Do you want to tell a story about the hospital? What happened there? Stop! Stop what? Stop going to the hospital or stop the Estes method? Stop! Sounds ng, ganun ulit. Stop! Stop! Ang baba na, palakas na palakas, stop! Yun yung kanya namin nadinig din ako, di ba? Oo, ganun yung boses, parang deep. Dito ay naging malinaw na dapat ihinto na namin ang investigation para sa gabing ito. Tumutunog itong music box ngayon. Oo, so siguro it's a sign to stop talaga. So siguro, let's pray for them na lang. Bago kami umalis ay pinagdasal namin ang lahat ng nakasalamuha at nakausap namin na entities, pati na rin ang mga sundalong pumanaw sa lugar na to. At tuluyan ng isara ang aming investigation experience dito sa Malinta Tunnel. So ngayon, we will leave them be na kung sino po yung mga nandito. Thank you very much for watching it. Like, God bless. See you in my next vlog. Malalim ang kasaysayan ng lagusan na to, naging lugar ng digmaan, kulungan ng mga dayuhan, at ospital ng mga nasugatan. Pero para sa mga kaluluwa or entities na namamalagi dito, ang pwede lang natin gawin ay ipagdasal sila.